And welcome to the Land of Dawn! Pangalawang bakbakan para sa ating PBA Esports bakbakan, Rain or Shine versus Magnolia. Para sa team na may panalo natin, tingnan natin kung sino makakatikim ng pagkatalo sa pagkakataong ito. Tama, eto na, sabangan natin. Both of them has the momentum on their side. Pero syempre, mas maganda dito kung masasaksihan natin silang magbakbakan talaga. Dahil yung mga hero natin dito, talagang mainit ang mga ulo. Kita mo naman lahat may espada, kaya babanat lahat sila. Look at that. This is a position 5. Position 5 Saber. So, malabos di talaga yung magiging rotation niya dito. Malabos di talaga ang gustong patunayan ng Magnolia dito. At ang bilis ng sagot ng Rain or Shine, that is an aggressiveness play. 48 seconds, apat na member gustong makipagsuntukan. First blood natana sa kanila. And that is a first blood on Rain or Shine. At nakakuha pa yung Faramis. Tamang aga, no? Kita mo naman, nag-iinit agad yung mga mata nila. Doon sa mga pula, kaya namula agad sila. Yung mga aso agad umibabaw sa kanila kasi alam nila, gera na. So, Magnolia, mukhang nagulat sila dito. Kayo yung may saber, kayo may initiator, pero sila yung nabawasan agad ng sobra. Ang aga kasi nandala ng eraser sa kanila kahit wala naman teacher na magtuturo sa kanila. And that is a Claude versus two members ng Rain or Shine. Tita Mel talaga, napakasakit. Alam na kung paano bubulihin yung Claude. And right now, alam na kasi na pag nag-level 4, Blazing Duet, ginagamit lang pag-clear ng minion wave. Pero sabi dito nung dalawang members na nandun sa taas, nakakuha na kami ng objective dun sa may bandang baba. Tama. Aggressiveness on the top lane naman. Templados, Hotshots, Magnolia, iba na dapat ang kanilang playstyle kumpara sa week number 1 natin. Tama, dapat nalaman nila dito. Dapat na marinate na nila last week. Totoo. Alam na dapat nila yung magandang timpla, yung magandang approach dito. Nagbago na, pero ito na, ispatanda naman na gelatin ni Abocado. Pero di naman nakita si Gio. Ayun, nagpakita ng motivo delikado, may flicker pa. Pero si Chris Nett, wala bawin sa pangalan niya. May Sally Cutie. Cute talaga nag-alawa kasi Abocado, may Void Crystal pa rito. May shot right there. Ang ganda, napag-zone out nila kasi may turtle objective na. And apat na members sa Rain or Shine gusto makakuha ng first objective na malaki, and that is a turtle. Ladies and gentlemen, dalawang members dito ng Magnolia, level 3 kanina. Oh! Pero ito yung sinasabi natin, nag-level 4 na si paring Lay GG, and that is a GG well played. This is a turtle na pwede nilang kunin dahil walang isang member ng Rain or Shine. Tama, ang gandang minus 1 na ganito, paring Tori. Kita mo yung ginagawa dito. That's how that's a job of the saber. Kumuha talaga ng isa kahit sino pa, hindi mapili ito. Hindi napihikan yung mga miyembro. Kita mo naman may mortal coil pa. Pero agang kumatutok sa uli. Dr. Akata, pero hindi na nagamit yung mga pasyente niya kasi ito dumating si JG, pero wala na sa mga JG pa. Pero si Dr. Akata biglang nawala. Alak to pala mo. Bye. Huli na lawa. Namumula. Si Nathan GG na damay na. Nako, yung espada harakiri tinusok sa sarili niya. And that is 1-for-1 exchange. Napakagrabe ng pinakita ni Gio. Natapang doon, ladies and gentlemen, kung mapapansin mo, yes, makakakuha kayo ng pwestong maaga. Mm-hmm. Pero ang sinasabi natin dito, retribution ang labanan din pagdating sa objective, and that is Gio, ladies and gentlemen. Ito yung sinasabi natin, Okata on that retribution. Tama. Nakita natin, real world manipulation, nakuha ni Mage Dad Yuji, inilatan niya pero hindi natakot. Retribution, ito yung pinapakita ni Okata, ibang klaseng mag-jungle na batang to. Tama eh, ibang level ng mga retry na to eh. Sabi ni Okata, di ka na pwede dito talaga, pero ito nakita na sila, tatlo, labas sa isa, kapangat pa, yung gelatin na panis na kasi hiniwan na siya, pero si Gio, yung sirena, pa rin nakumuha ng buhay niya. Yung abukado na paniso kasi nababad sa tubig dito ng kanita, hindi na nila nakita kasi nawala na lang bigla yung pula sa baba ng Magnolia. And now, ladies and gentlemen, 3-2 ang ating score. Suntukan Gaming para dito sa dalawang kupunan natin. Ito yung sinasabi natin, Rain or Shine, pag makakuha sila ng objective, calculated nila eh. Tama, alam nila na mapapatay nila doon, and that is good situation para sa Rain or Shine. And last, Magnolia Hotshots, kailangan nilang gumawa ng play dito, kailangan nilang sabayan dito ang Rain or Shine. And speak of sabayan, sasabayan nga nila yung GG, pero delikado dahil na GG na naman. That is one casualty once again on Magnolia na wala na namang sagot, pero gusto pa ata nilang isabay dito yung isang member, and that is Claude. Makakatakas ka ba dahil na doon si paring Gio? Hindi ka makakatakas, friend, kahit nag-flicker ka. Ang dami niya iniwasan, ha? Pero ang dami niya iniwasan, parang muntik na maging great escape from Alcatraz, eh. Kaso biglang umatras kaya yun. Bigla rin siya sa kasaan. Hindi siya nakita sa rearview mirror dito nung coach kanina. Pero Christian right now against Sonic Cutie. At yung sinasabi natin kanina, Baron Tori, no? Pag mataas yung mastery ng gumagamit ng isang Melissa, yung go-away dito gagamit niya yung crowd control. But Gio, nako, ginawa ho susi yung sirena ng nahuri niya. Kinain kahit ilaw pa. And this time around, Abocado against naman dito kay Bo. Pero nako, si Bo dito, naiinit. Ang daming gelatin. Ang daming malagkit dun sa daanan. Natapon yung suman kanina, kaya hindi siya makalakad na maayos pa. And now, another easy turtle naman. Oy, nakagaw pa rin sa atin, Naga, ladies and gentlemen, tinabot.
Boy na doon yung naka-retry, which is a Christian dito sa Frederick. Isipin mo yon, Benedetta, itinaboy yung nagre-retry. Three members ang naandon for the side ng Magnolia. Amay. Binuli, umalis ka dito dahil ako ang kukuha nun. Speaking of, siya pa yung may retry. Tama eh. Tarima ko to. Yalis kayo dyan. Oo. Kita mo naman dito, no? Pwede pa nila yung hawak niya. Pero ito, nag-dive in pa. Tapos mo, nag-activate na. Pero BMI para makatakas tayo. Si Rena, wala nakita. Kaya nakalis na lang siya yung magnanakaw dito. Na si paring Bryl, na maraming iso pangalan niya, nakatakas pa rin talaga kahit nagsumbong pa sa pulis yung mga taga Rain or Shine. And now, speaking of Rain or Shine, 17 over 15K, 2K golded on Rain or Shine, ladies and gentlemen. Nakita na lahat, nararamdaman ng Magnolia na dapat naandun tayo na apat na members dun sa may bandang taas dahil lagi naandun ng Rain or Shine. And that is a good counter initiation coming from Magnolia. Nakakuha sila ng casualty, walang sagot. Gio is out. And pause daw muna for their side. Pero, oy! Ultimate! Yun lang naman yung role niya eh. Kukuha ng isa. Oy! Ito, di ba? And speaking of Bawi, galing lang tayo sa post, pero sabi nila dito ng Rain or Shine sa atin, Kuya Yakoron, Bawi ba ang gusto nyo? Eto, binawi ko agad yung dalawang nakuha nila. 2-for-1 exchange ang nangyari doon. Katso, napansin ko na wala doon. Pero Bryl and Lay Gigi, na Gigi agad ng Rain or Shine, 7 over 6 kills. Ibig sabihin lang talaga dito, in 6 minutes na game time natin, ladies and gentlemen, kalma yung mga teams, hindi nag-e-initiate ang hindi sila sure ng casualty. Tama eh, no? Babalik lang sila dito pag may sure talagang balato. Hindi kabig ng kabig, no? Totoo. Hindi pag nakakita dito ba na talaga. Pero ito mukhang magkikita sa side ng mapa natin. Ayun, nasimutan niya. Yung gelatin yung magiging target niya, pero hindi pa rin kaya ni Gio dito. Yung ating abukado, walang laban talaga. Ang isang tubig sa prutas lang. Pero totoo. Ito, sa ni QT, mas cute yung galawa niya. Pero split-split, mga alaga dito sila kayo na, pero niligil pa. At abukado na patay pa rin siya. Grabe, man! Ladies and gentlemen, ang dami kasi tumatalbog ng maliliit na alaga si JJ dito. Naging camera siya pa kasi off-cam kill yung nangyari Bryl, sa kanya. Bryl! Bryl ata ang target. Sabi ni Don Katsu, hindi mo ata napansin na naandito na yung aking ibang kakampi. And that is Okata. Kaya na ata niya talaga itong mapatay. And that is the ultimate coming from Okata. Then takbo muna tayo dito. Hindi niya napansin, naandun yung ibang members. Four-man members on Rain or Shine. Nakita ni Christine, sabi niya, hop, natakot, nagulat ako. Naitbulaga ako doon, out na lang din muna. Dito Vic and Joey, nandun eh. Oy, nandun eh, nawang mali eh. Ang dami pala nag-aabang sa kanya, no? Wala namang kasalanan sa kanya, pero inaabangan siya. Parang palabas dito eh. Well, that's how you execute. And of course, so far, Dr. Okata pa rin. The continuous decimation, but Don Katsu has been carried away. Camera shine na naman siya doon. So namatay doon with an off-cam kill. And that is brought to you by Lay GG again. So yun yung sinasabi natin kanina, pinag-uusapan natin kanina pa rin, Tori, no? Yung pinoint out mo, kung kailangan, maraming mata, maraming words lang dito para hindi makabuelo si Lay GG, might as well gawin nyo yun. Kasi Lay GG anytime, kagain nito, inahabol yung sirena again ni Gio. May retry pa dito. Merami na naman. May ton pa. Pero nakita yung sirena, pero may bangang ng ocean breath. Ang baho ng hininga ng tubig talaga kasi galing karagatan sa Fraser's Rod, pero hindi pa rin mawawarak. At ayun, natraso na muna yung mga tropang pula. Gold altar, inilatag ng Rain or Shine just to secure na hindi mamamatay yung isang members, and that is Gio on the Kadita. At kung mapapansin natin, kung naandun lang, nakita nila si Christine, umagresive man eh. Iniwanan na nila paring Bryl eh, pero sabi, op, i-GGG mo ba yan? I-GGG natin yan. Pero yun, naandun yung ibang members. Pero ito yung sinasabi natin, apat na members or limang members ng Rain or Shine nasa bottom lane, alam na nila yung style ng Magnolia. Tama. Lumalaban kayo ng class, gusto nyo limahan, pero i-GGG! Nakalimutan niya, hindi niya napansin na naandun lahat ng members ng Rain or Shine. Tama. 11-7 ang ating scores. Hindi ko malaman kung sino talaga lamang sa laban na to. Tama eh, parehas talaga nagagandia. Parang ito na naman naparipat ng sirena, pero ito taong batot. Hindi sapat yung armor mo kasi walang bawal yung pangalan mo. Blazing duet ng makulit, masakit na naman naghanap yung bala sa mama, pero okay pa lang sila. Dr. Akata, ginagamit yung mga kampi niya, nasa harapan sa para harangan at saluhin yung mga bala na galing sa Magnolia. And Gio, ladies and gentlemen, ito na yung ginagawa niyang play. Ito yung nakakatakot sa isang Kadita user. Yung mag-aabang ka na lang kung saan kang boost na sa tingin mo ay dadaan sila at hindi ka makikita. Tama. Para ka dyan, para kang sniper. Pero yung sa'yo, short distance. Point blank range yung galawan mo. Parang surprise attack na naman. Triple sweep ang ginawa. At ay nakatakas pa. Hindi na. Hindi na umabot yung batas ng katana. At Sonic Cutie,
nahiwa na lang husa ng isa pang nagtatagong ninja. Hindi hindi makakaila na kamunti ka ng makatakas with the electro final blow dito yung ating Benedetta. Pero iba talaga yung damage ni Lay Gigi. Tama. Calculated niya. Pero Gio, hindi niya inaasahan. Okay lang daw sana na nakita siya doon. Pero hindi niya inaasahan na yung makunat na si Christine ang bibisita doon sa bush na yon. And that is a two-man down for the side ng Rain or Shine. At pwede mag-lord. Tama. Ang Magnolia ngayon. O, ito na yung call ng color nila. Kasi wala susurpresa sa kanila at wala nang kukontra pa. And even Lay Gigi na report niya dito na meron nagkahapon na ibang ng Rain or Shine sa kanya. Pero tingnan natin kung abutan pa. Retro ginamit na, triple sweep, pero napatigil with Mortal Call Decimation. Pero ito, si Poe, namatay muna bago siya. Kaya inuuna at napo na pa. Pero doon kalabas sa gitna, babae, may katatanan, hinabol pa. Electro, final blow! Oh, ito na kayo sinasabi natin, ladies and gentlemen. Pagbawi na nga ba ng Magnolia Hotshots para sa ating game. Kanina lamang ang Rain or Shine, pero ngayon, alam nila yung damage nila. Kaya natin pumalag at pansinin natin yung nakaraang damage na binigay doon. Lay Gigi, sabi niya, hindi ako papayag na ako lang ang mawawala sa mundo. Isinama niya dito yung Faramis together with a damage kay Okata. Tama. Iba na yung damage ni Lay Gigi with the execute and look at that KDA. Sobrang sobrang linis talaga. And imagine, harakiri yung ginawa niya eh. Pagsaksak ng spada sa dibdib niya, sinama niya yung nakatalikod sa kanya. Kaya dalawa sila na damay dun sa mag-isang kabaong pinagsama sila. Eto na, Magnolia. They have the Lord on their side, marching towards the top lane. Look at the damage of the Claude right now. Si Brian ngayon, parang Tori, sobrang sakit na rin niya talaga. Sunod-sunod yung mga damage, yung mga bala. Ang kailangan lang dito maganda, malapag niya ng sobra at perfecto yung blazing duwit niya. At nasa likod si bandang Gio, Kuya Gio. Yung bagyong Gio, gusto niyang matarget dito yung Eve na si Mage.ug. And right now, alam to ng Magnolia Hotshots, pero delikado. Ito nga yung sinasabi. Kabisado ngayon ng Rain or Shine ang kanilang initiation. Pero Magnolia, mas kabisado namin kayo, men. Tama eh. One step ahead kami dito eh. Nagpaplano pa lang kayo. Magpunta na kami sa inyo. Ganun yung ilagwala. Triple shoot na naman dito. Nahuli na pangat pa. Gigi with the retribution right there. Decimation on point again. Coming from Dr. Okata. At ayun na naman sila. Nagkahabon ng mga miyembro, mga kulay pula. Pero ito blazing duet combo. Nagkalag yung mga balas sa mama. Real world manipulation pa. Andon si paring Okata. Pero look at the damage. Hindi sapat. Sabi dito ni paring Abocado. Dahil naandon yung dalawang members ng Rain or Shine na corner sa Getney. Hindi natulungan, and that is 2-for-1 exchange. Lamang na naman ang Magnolia, ladies and gentlemen. Ito na nga ba yung comeback na ginagawa nila dito. Pero si Dos Okata, together with Veo, which is ang ating Faramis, sabi nila, yes, meron kayong Faramis. Kaso yung damage namin, mas kompleto, Recados. Tama eh. Kahit meron kayong cold altar dito, hindi sapat yung altar at puro dasal lang. Dapat may damage at skills din kayong dala, sabi ng mga taga Magnolia. But so far right now, napigilan naman ng Rain or Shine dito eh. Yung pagtuloy-tuloy na arangkada ng Magnolia dahil doon sa ginawa ni Dr. Okata kanina. And still, they have the advantage. Mas maganda pa rin ngayon, parin Tori, yung control ng map dito ng Magnolia. At nakikita naman natin dito yung paghawak nila. Pero kailangan mag-step up ni Gio. Kailangan mas maganda yung maging pwesto niya dito. Yung hindi masyadong halata, hindi masyadong obvious, para hindi siya nag-ispata ng Magnolia at napipigilan yung plano niya. Ang plano kasi dito ni Gio, hanapin dito yung talagang damage dealer, which is si Lay Gigi or si Mage.Judy. Kaso, ang nangyayari dito, kabisado na ni Magnolia. Laging naadya si Gio, pwede siyang mag-isa. So, kailangan mag-ingat, kailangan natin magsama-sama. Tama. On that certain situation, Rain or Shine, kailangan ngayon nilang sabayan. I-try natin mag-clash ng lima, baka sakaling maka-pick off tayo. Doon natin malalaman kung sino ang mas mataas ang damage. Yes, meron silang Faramis dito, pero sabi nga natin, paano makakounterin dito yung heal or yung another life na may bibigay dito ng Faramis, dagdagan mo yung damage ngayon ng Tama. Magnolia at yon ang meron sila. Nakakatakot lang kung sino yung una mag-initiate. Tama eh, yung inaantay natin pare Tori eh, no? Pero ito, si Bo, nagpakita ng motibo, pero itong kulto, matras na muna ho. Kontra sa Magnolia, as Magnolia right now, they have a great zone out against the members of Rain or Shine. Pero di malabo, di malayo din ang maagawan ni sila kagaya ng mga turtle na ginagawa na kanina. Look at Dr. Okata. Ang ganda ng pwesto niya. Kitang-kita niya dito, nakamulat pa yung mga mata niya. Kahit ang daming damo doon sa tabi niya, kitang-kita niya yung buhay na Lord dito. Malami na mamatay. Ayan na. Ayan ready, maagaw pa. Sinama ako. Okata! Okata with the retribution. Pagalingan mag-retry. Hindi nyo kayang retryan. Sabi ng Rain or Shine, pero sabi, yes, nakuha mo nga dito yung ating Lord, but three man down on their side. Samantalang Magnolia, walang labis, wala rin kulang. Tama. Sa kanilang side. Yun, Sonic Cutie, nadamay pa yung Ray
Razor Blade umiwas sa kanya. Si Bow na lang ho ang natitira. Sige, may Lord kayo nagmamarcha sa taas. Wala kaming pakialam. Kasi nagtatago si Bow dito sa Mindamo. Nagpapanggap husa dito na hindi makikita. Pero ito, gumagawa ng distraction talaga. Pero ating Magnolia, mukhang didiretso na dami pa. Ubus na yung mga miyembro na mga... Ubus, man! Ubus na, Baron Tori! And now, let's see. May pag-asa ba ba dumipend sa'yo rin yung side? Delikado, delikado yung body Jay dito. Pero i-release na lang yan dito. Dahil yung mga members kailangan ng mabuhay. Pero Lock Tower! Wala na! Ang Magnolia Hot Shots, ladies and gentlemen! Wow! What a epic comeback! Mula sa Team Magnolia dito, Kuya Yakoron. Grabe, Baron Tori. Hindi mo inaasahan dito. Grabe yung...